Hello? Wait lang ah. Ayun, we're here. Hi guys. Hello. Ayun, we went straight to the thing kasi I had to create our very scuffed na graphic ano. Hi, Zuri Sato, kamusta? thank you for watching and staying with us. Kamusta? How are you? How's the day so far? Inagahan ko kasi pag mamaya pa, baka late tayo matapos, eh baka kailangan nyo magsitulog. Although I just realized na it's a Friday. So, how's your Friday so far? Inom lang ako coffee saglit. Kakauwi mo lang. Oh, galing pa akong... Wow! Damn! Kamusta? Anong kamusta ang Japan right now? Like, what's new? May bago ba? Ganun. Bakit ganyan pa din yung ano? Dapat ba naka-minimize para mawala? Hi, baby, ito na may Sashi. Hala, may bagyo. Ako, ingat kayo. Ingat. Ah, dapat naka-minimize yung avatar theme. Hala, ingat. Malakas, malakas ulan, ganun, sa inyo. Ingat, ah. Sa may south. I'm sorry, saan ba banda yung Shibuya? Saan ba siya banda? Itong gagawin pala natin, it's a bit of our fault, pero, di ba way back, we wanted na maging medyo chaotic. We originally wanted to raise the Emerald Grove, yung home nung Druids and the Tieflings. But it's sorta a bad idea kasi parang maraming companions yung mga kahampi natin. Marami sa kanilang baka umalis. So it's not a super ideal thing to do, especially if halimbawa ang purpose ng playthrough na ito for me is to show you yung features ng buong game. Like if you want to do a more evil leaning campaign, better at least alam nyo na ito yung mangyayari pag dun tayo sa good guys na kailangan nating kalabanin yung mga leaders ng goblin camp para ano tawag doon, yung mabawasan yung forces na susugod doon sa Emerald Grove. It's just that apparently the proper way to do this is to fight itong mga bosses, kasi when you do the entire map, lahat ng mga tao dito magiging enemies mo kasi sila. That's sort of a lot of goblins, but it should be enough na if maubusan man tayo nitong resources, kahit a short rest, kahit a long rest sa camp, like yung matutulog tayo for the day, should be enough to recover our resources. Unfortunately, tapos nun, the next day, kaya na nating talunin yung mga susugod naman sa Emerald Grove. Pero kasi, ang catch right now is that nagkasalisihan yung long rests ko. Parang, when I long rested nung nakilala natin si Karlak, apparently, kasi 'di ba yung evil side natin kuno, pinaalam na natin sa goblins kung nasan yung camp. That was before tayo nag-fuck up by raising the entire village. E de, hinindian natin yon kasi nga mawawala si Karlak tsaka si Will sa party. So nakuha natin si Karlak. Dito ko tumigil eh. Pero kasi I met Karlak after telling the goblins kung nasan yung Emerald Grove. As soon as I took a long rest nung na-recruit natin siya, susugod na pala yung mga kalaban sa Emerald Grove. Ang hirap. Parang if I defeat the goblins sa Emerald Grove, lahat ng goblins dito magiging kaaway na natin. Parang hindi siya ideal gawin kasi yung waypoint nitong base na nila andun pa sa labas. Madami ding goblins dun. Mas mahirap siyang i-infiltrate kesa yung pag dito na natin sila winasak from the inside. Mas kaya natin mag-prepare ng mga traps natin sa Emerald Grove to defeat our enemies. Kaya itong ginawa natin dun sa last stream, punta tayo kay Karlak dito, our barbarian. Nag-setup tayo ng mga exploding barrels, ganyan. Theoretically, enough na sana ito para mag-cause ng chain reaction para magsipatay man lang lahat ng nasa room na to.
mamatay lang sila lang lahat, it would be much easier na napatayin yung mga nandito eh, na nasa labas na to. Madami pa to. Pero nag-set up din, ayun, nakita nyo yun, nag-set up din tayo ng onting barrels dun. Kasi pag kinalaban natin sila, pag may nakaabot sa wardroom dito, may pupuntang mga reinforcements. Medyo binibig brain na talaga natin kasi we cannot afford to lose our resources na kailangan ng long rests. Ano ba yun? Siya nga, maubusan na nga ng ano eh, ng spell slots eh, dalawa na lang. Another thing is that thankfully, meron na tayong 8 members sa party. We're able to, at least ang plano ko, silang tatlo for the Goblin Camp, our other 3 companions dun na sa ano, Emerald Grove. Ganun na siya. It's funny kasi bumalik yung advice ko sa akin. Dati sabi ko, abuse mo na lang yung long rests kasi kahit every after battle, kasi hindi naman siya super important. Apparently, they are. Kung meron kang, if you have ongoing quests that are time sensitive, if you make too many long rests, chain of events might happen outside your control that might kill important NPCs and the whatnot that can fail your progress. O, balik tayo sa chat, sorry. Makulimlim lang, sabi ni Zuri Sato, makulimling lang sa may Tokyo. Puti din natumba palay namin kahapon. Oh! May, nasa farm kayo? Tama ba? Tama ba ako intindi? That's cool. Cool beans. Hi, hello! By the way, just found out na meron pala na sex speedrun? What do you mean? What do you mean? Sabi, I understand na may 7 minutes, but ah, na, na may gagaw, may mangyayari? Damn. I'm kinda assuming na involved dyan yung goblin leader na si Minthara, the paladin, yung kakalabanin natin mamaya. Kasi yung mga R18 scenes sa game, if I recall correctly, nangyayari sila sa milestone events. Eh, if we defeat the tiefling sa Emerald Grove, that's a milestone event. If we defeat or save them, alam ko milestone yun. Kung kanino tayo close at the time, pwede natin silang maka-eme. Si, ang mga candidates back then, Minthara, if we defeat, if we raise the Emerald Grove, Minthara is sure yun. Makikipag-anuhan siya sa'yo regardless of your standing with her. Ang may gusto pa, si Astarion, ito. This handsome guy. Yan. Malalapit ba natin? Yeah, madaming ano sa kanya, understandable. Will, not so much. Si Gale the Wizard, I think so, he wanted a moment with us, but no, solid ano tayo, Shadowheart. Si Shadowheart, hindi natuloy last time kasi may hindi tayo na complete na ano, na relevant relationship event na na-complete lang nung nag-long rest na. Parang ganun, parang medyo may light ano sila, visual novel elements. Speaking of which, meron ba tong stream-friendly mode or parang skip cutscene lang? Meron actually. If you buy the game, meron tayo dito ang accessibility ano na that allows us to show the ano, the PP and the action of the PP. Pero dinisable natin yun para ano. Ano naman siya, when I watched it off stream a few days ago. Teka lang. It's not so much as wholesome, pero I mean it's ano, it's ano tawag doon? It's the opposite term eh. Mali. It's contradictory. It's not so much as wholesome as it is tasteful? Is that the term? Yung when you do it na hindi naman ang baboy ng dating. Yung ganun. Yung hindi naman siya like super dirty. Parang may sensuality naman involved. Syempre may mga actions na may jugjugan talagang parts, ganyan. Pero as the term implies, cinematic naman, parang ganun. Ewan ko lang may gagawa ng mod na may action din yung jugjugan mismo. I assume na meron. May bard ka na ni-recruit per insta-death. Is it fixed? Almost all na nakita ko na playthrough she did. Gago! Ibig sabihin lahat sila nag, ano? Lahat sila nag, The Dark Urge. Ibig sabihin. The Dark Urge yung ano natin. Teka, is it here? Wait lang ah. Meron ba tayong ano rito? Na origin? Yun, The Haunted One. Ano siya? Parang it's an origin. Parang imbis na yung custom lang na gagawahan generic character,
The Dark Urge has a special story. Like, it's also a custom story, pero a darker siya in nature. Unlike yung normal custom origin na medyo parang naive, ano ka pa eh, airhead ang dating eh. Kasi foreigner ka technically sa Faerun eh. Yung The Dark Urge, may dark past ka na, na apparently your character forgot and you're running away from it. Magandang playthrough yung The Dark Urge, I noticed, kasi you get like perks. Halimbawa, eto, binigay sa atin to eh, yung The Deathstalker Mantle. Kaya pala tataka ho, but pag may pinapatay ako, bigla ho nagiging invisible. Does that mean I kill them so well na hindi na ho nakikita ng iba? Kasi it's a possibility, but apparently no. It's an actual perk of an item na binigay sa atin. Specifically because we killed that bard. Which sucks kasi sa ibang playthroughs pala, when you meet her, pupunta lang siya sa camp mo, tapos magiging NPC siya doon. Which kind of sucks, parang ganun. Parang templates basically, yes. Lahat nung major companions yan, sila Will, sila Karlak, ganyan. You can choose to play as them. So imbis na yung personal stories nila ay isosolve nung character mo, sila mismo yung gagawa nun, ikaw mismo sila. Hindi ko, if my experience sa Divinity is applicable here, ayoko siya gawin now kasi I want to check yung how it looks like from an outside perspective para at least pag nilaro ko na yung character ko, any insights na bago might add more depth dun sa pinapahita nila sa iba. Parang ganun eh, minsan kasi may lines sa game na pwedeng internal lang eh. Parang kunwari, sa Divinity dati, sa isang playthrough, si... Crap, I forgot his name. Si Iban? Basta yung parang dating huntsman na nag-retire tas bumalik for a final mission. Yung trope na yun. Dati siya yung pinili kong main character. Talagang may internal parts ng may interaction sila na meron silang in-offer na internal monologue kasi. As far as I remember. Nawala pag ibang character ko na nakikipag-usap sa kanya. Parang ganun. Parang sa akin, it kinda, for me lang, parang baka kasi mapangunahan ko if I play as these templates. Tas, alam ko na agad yung iniisip nila if I play another playthrough. Yun yung parang it might spoil the kasi may omniscient point of view now. Parang ganun. Yun lang naman. Pero yeah, you can play as any of them if you want. Para nga naman tighter yung experience mo kasi lahat ng characters dito parang story related. Kasi diba in a sense, sometimes we can think of our custom characters as parang siningit lang. It's kinda nice lang na dito sa Baldur's Gate 3. It's not super ganun. The bard was cute. Yeah, she was. And it's a nice touch na parang nga naman nung panahon nila dahil wala nga namang Facebook, ganyan. Ang talagang friends nga lang naman nila yung mga nasa paligid nila. So it should be a big deal if halimbawa namatayan sila ng friend tas yun yung mentor nila, ganyan. Parang, oh damn. Parang that's. We will try something. Ewan ko if you were here to hear it kanina, Cool Beans, pero limited kasi yung resources natin. May onti lang yung spell slots natin, ganyan. And it's tough kasi itong, ilan ba to? 7 yata to na tao o 8. Isang room lang to. If we attack him, yung isang nating target, we provoke the wrath of everyone in here. And may kalaban pa tayo sa labas, tsaka dito. So, ang plano kasi, hindi na tayo makakapag long rest. Kasi baka naman pa nag long rest tayo, baka ma-overwhelm na yung Emerald Grove. Kasi it ends the day eh. Next day na yung mangyayari. So what I'll do is, itong party na to ay yung papatay sa lahat ng goblins dito. Tas we have our spare characters, sila yung magde-defend ng Emerald Grove. And because we're already overwhelmed, tatry natin silang utakan. We've set up some, explosive stuff. Hopefully, if tama ako nang gagawin, this might, anong tawag dito? Explode the things and kill people on site. So, yun. Uy, Yoshito, hello! Kamusta?
Kind of curious since as far as I know may stealth build. If neutral ka, pwede ka po mag-set ng traps and only activate them on encounter. Ito. Ito yun. A fun thing here is that, halimbawa itong si... wait lang, wag muna. Si Astarion. Nasa taas siya. Try ko siyang ilayo. Try ko siyang dalin dito. A legit strategy here is that, kunwari, alam mong may patayang mangyayari. If we position ourselves incorrectly, pwede tayong ma-overwhelm agad ng mga kalaban. Ayun o, successful kita nila ako eh. May naglalahad, kita ako. Buti, mataas yung dex niya. If we position ourselves incorrectly, we can get overwhelmed pretty fast. Kaya yung iba, inaayos ko na they can cover a lot of ground quickly. Kasi, as soon as I attack any one of them, especially since hindi sila friendly sa ganito, sometimes pinagbibigyan ka ng tao na, sige, ayaw ka lang namin, mababawasan lang yung namin sa'yo, parang reputation, ganyan. Pero pag sa ganitong pwedeng maging immediate enemy, encounter agad to. Lahat ng nasa vicinity ng inatake, damay siya sa initiative. But if I separate the character far enough, theoretically, hindi siya damay dito. Try natin. Still selling my soul for this game. Okay lang. I'm fine, Yoshito. Thank you for asking. We're gonna try defeating an enemy na hindi nagsasayang ng ng madaming resources kasi medyo limited capacity tayo right now. Let's see. If we can... Hindi abot eh. Dito lang yan. Hindi siya sasabog yata. So you have to attack. Yun. Ayan! Did people die? Did he die? Not yet? Gago! How strong are you? Holy fuck! Tangina, yun lang yung bawas dun? What? Hindi. Teka. Ayun no. Parang as much as possible, ayokong ganun lang. Kasi mahirap kalabanin yung boss na yun eh. He is a tough cookie kasi. So, kailangan as much as if pwede, yung pag inatay siya ng barrels na yun, dapat ma-deads na sana siya. Yun kasi sana. Or if not, yung near death man lang para hindi na mahirapan si Karlak na kalabanin siya. Kasi pag siya eh, nakaka-multi-attack kasi siya eh, tas barbarian yata yung kalaban na yun. Mahirap kasi maganda rin yung weapon na gamit niya. We actually want to steal that. For once, I want to be evil for once while I have 6 days of vacation left. Sana kahit mag-sale man lang to soon. Like, if may extra, I really recommend you try this out kasi hindi siya, like, addicting per se. Pero it's fun na talagang mag-deep dive sa laro every once in a while. Kasi ang dami talagang pwedeng gawin dito. Like, if not this one, if you want a taste of what this game can offer, Divinity Original Sin 2 talaga. Like, the mechanics are almost identical. Hindi niya kaya yung ganung kadami. I mean, hindi siya mapapatay ng ganun. So, I will, get some stuff. Hindi sulit eh. Oh, can you buff outside of battle or kailangan within the encounter? May prep time allowed? You can buff outside of battle, pero kasi when you do that, the buff, depende if how long the buff lasts. Kasi some buffs stay for a certain number of turns. If you do it na real time, yung ganitong exploration, may counter lang talaga siya sa taas. Pero very pwede. Limbawa ito, I can actually, ba't nga ba hindi ko gawin? Can I target myself? Yeah, why don't I do this? It's a bonus action. What's the cost of this one though? Spell ends when the So can I buff everyone? Actually, that's a good siya lang. O sige. Kasi concentration. It ends if she either replaces. Pag concentration, this ends if she is attacked or if she focuses on another spell. Let's pick up. Ito ba dapat? Hindi, pwede mo na i-drop to. Teka.
You can drop this one. Iba yung nakawin mo. Pero you can. May prep time talaga. Like, halimbawa, if alam mo namang may kakalabanin ka na, even if, halimbawa, meta-wise, it kinda, ano, diba? Parang weird naman, alam mo siya in advance. Pero if you really want the, ano, the full strategist experience, pwede. Kasi may mode dito, yung tinatawag nilang tactician mode, na I forgot if permakill or super hirap ng mga kalaban, pero it's a thing. It will really challenge your, ano. Ito pa mga kalaban natin to mamaya lahat. Kahit yung mga nasa taas dito. Ito, makakalaban din natin to. They're kind of strong. Pero okay lang. Tsaga-tsaga. Teka. Kill, resurrect, gaslight, and make an undead army. Pero it's ano no ha? Parang if halimbawa ganaan ako na mag ano, na mag setup ng campaign. We can try that kind of ano. Pagpapatay tayo ng ano. Ano lang eh, ang limit mo lang kasi dyan, yung spells mismo. Kasi unlike other games, yung spells kasi ng D&D. Anong tawag dun? Yung... they're not as flexible as we want kasi they get from a set of ano, of predetermined effects na. Parang ganun siya. Ba't ang hina? Ba't ganun? Dapat tabing-tabi? Oh, kasi ito yung masisira. Hindi naman. Tulang naman yung ano ng crown niya. Yan, king ina. Hindi ka pa maaano niyan. Shoota. I can life retrieve spell. Wait, undead touch of death skeleton wall. Ano yan, basta mapag-usapan with DM. Yung, ano, gusto mo talaga ng kahit nga undead village eh. It can be ano, it can be arranged. It really is just a matter of ano, if parang possible siya within the confines ng mundo, yung ganyan, yung skill set ng character mo. Yun na yun, doon nalalabas yung mga ganung thingy. Oh yeah, can you recommend a similar game that's a good entry point? Medyo naumay ako sa multiple weak puzzle games. Ano talaga, if kaya ng budget, Divinity Original Sin 2. Definitely ano. Yun talaga, I am still convinced na Divinity was the proof of concept nito. Kasi nga, Larian Studios really wanted the IP. Yung Baldur's Gate, ayaw ipahiram ni Wizards of the Coast. Smash hit yung ano eh, yung Original Sin 2 eh. Parang, I wouldn't say it's a cult classic, pero it's a very underrated RPG. Yun, ano yun. Feeling ko kaya sila pumayag. Kasi the mechanics are very, ano, very similar. Imbis na may action, bonus action ka nga lang, may set of parang action points ka talaga na isa-spend per attacks. Parang ganun. Very flexible yung ano, yung characters. Walang, may classes sa start, but they're more of, what do you call that? Yung, halimbawa, this certain combination forms this type of class archetype. Pero theoretically, you can learn any spell you want, basta may enough ka nung memory stat. Yun naman yung ano sa Divinity, medyo ano siya, super flexible ng character creation process niya. Pero the story is really fun. The World of Irvelon, really ano, really interesting. And the OST, sobrang chef's kiss, promise. Yun talaga. Like, parang sa mundo nila, the elves there are, I wouldn't say cannibalistic, but they eat meat kasi they can get the memories and powers of yung mga may-ari nun. It's a special trait ng mga elves. So, may special dialogue dun. Meron silang undead, like skeletal figures, pero they play a huge role sa lore. Meron silang mga lizard folk. Parang mga dragonborn, pero parang galing sila yata sa east, I think. Basta sa isang parang desert region, if I recall correctly. Parang ganun. Tas, ayun, solid yung main cast nila. Yan. New Ihi colored acquired. Kulay green. Di ko alam kung normal siya. Aris, are you okay? I think we have to Google that. Because I'm not sure if that means... I,
I'm not sure. Ang alam ko lang, dapat either clear or very yellow. Pag very yellow, that means you're dehydrated, di ba? I think. Cool beans. Di naman need laro in Divinity 1. No. Ano lang, as far as I know, Original Sin 2 takes place 100 years after nung 1 kasi may callbacks dun sa events prior, pero it's a totally different story na. Let's try this again. Anong mangyayari if I attack na ito ang gamit? What if I just attack him? Kasi it's just 60%. But let's try. Ah, ganun lang. Ay, 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 mali. No, 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 no. Sayang, nag-miss pa. What the fuck is that AC? Eh, 14 lang naman yung AC niya. Good afternoon po. Irian, hello, kamusta? Kala ko namamalikmat ako kanina, green talaga. Uy, gagi. Sana ano, pag... ano, sana na-picturean mo para if you do have a checkup, mapahita mo siya. Para mas may accurate ano sila. But if not, kahit siguro i-trace mo yung series of events that led to that. Like, ano-ano yung mga nakain mo or nainom mo, ganyan. Kasi, ewan, I really feel like it's something na dapat i-check. Yun lang naman. If carry ng schedule. Wait, layo muna mi keyboard. Maganda na dinner. I'll be listening to. Oh, sige, cool beans. Ay, oo nga, kasi ano na. Ay, wait, haga naman. Maganda na dinner. O sige, pa-update na lang kung ano ang inyong food. Let's try again. ¿45 lang? Interesting. Kasi Karlak lang yung nadamay. So I can... Teka. So I don't necessarily have to get everything. I can just throw the barrels at him, ano? I think it's possible. Kasi hindi naman umuubra yung ano eh. Hindi naman umuubra yung, what do you call that? Yung madami. Kasi unti lang nababawasahan niya, that means kung anumang damage yung nabibigay nung ibang barrels, hindi siya tumatama dun sa kalaban. Parang ganun. Kasi wala naman siya resistance sa fire. Wala naman. Sige. Kunin mo to. Yung mga malalayo, kukunin ko. Paano pag ganito? Teka. Hindi, teka. Avocado lang naman to, soft drinks. Okay, ginugal ko siya. Normal lang daw. But in rare cases, can be sign of something more serious. UTI or liver disease. Wait lang. O sige, Aris. Take care. Naku, sana ano lang talaga, normal lang. I don't think it's anything ano, but you know. Siguro ano na lang, observe mo na lang din. Ayan. Okay. Dalawa. Sige, ano kayang damage nito? Dito ka din. What I alternate save? We want to try another strategy. It involves throwing barrels sa mga ano, sa boss to see if mapapatay natin siya. Let's hope it works. I think. I hope. Game. Okay. Ayun! Ay, gago! Ah!
so it does work. What did he do? Should I cast silence? Teka. Ah, interesting. Very, very interesting. So it we can do that. We just need... I wonder if I can... Kaso hindi kasi umakapag-cast ng ano eh. Silence? Can I do that? Do I have silence on my character? No, and the better question is it even worth using sa ano na to? Unless siguro yung turn-based mode ko na kaagad. I think that's the ano. I think. Scorching Ray siguro para tatluhan. Hindi yung Firebolt na isa lang. I think that works. Do we have silence? Teka. No time to rest. Do we have it? I have. We have the level 2 slot. But it may turn targets hostile. 100 turns. I think ganito dapat. Okay. Let's see, ah. Okay, how many? 47 lang. So, chumamba tayo the last time. Gods, it's hot in here. Testing lang. Teka. Ayun. Putang ina. Hindi pa siya mag-heal. Ayun pa siya eh. Afford pa ng ano natin to, ng cast. Let's see. Eh puta! Missed pa! Motherfucker. We spent too long. Masyadong matagal yung ganap. Pero, we're there. So, smoke barrels ang kailangan. We can silence, pero mapupunta sa initiative agad yung ganap. No, we need a good order of events, I think. Damay agad lahat kasi andun lang sila sa vicinity. And it's not like, ano? This is tricky. Teka. No, I have to be, ano.
tactical kasi kung ano dapat natin ganap. Ito yata yun. I don't think it will reach this one, but we are a betting boy, so we can try. Best foot forward. Let's try. Ha? Huh? Hindi nasira? Mali ako na inatake? N63 lang yung ano niya. Hindi pa din. Is there an angle involved? May angulo ba dapat ng pag-atake? Kulang ba tayo ng ano? Ng... Ano siya guys, pasensya na paulit-ulit. We kinda need to be ano here. A bit of ano, medyo perfectionist kasi if pwedeng ang puhunan lang ay cantrips, mainam. Teka, ba't ba ang dami naman pwedeng atakihin? Wala talagang bawas halos. That was a very lucky strike kanina, ibig sabihin. Kasi naano siya eh. That was very lucky then. Na napuruhan siya kanina. Go for a good meal. Wait, ano? Tang ina, it's 4d4. Plus 18. 18 na agad matik yun. Shouldn't have wished to live in more interesting times.
puta, nahulog pa si Gago. Wait. No, okay lang na he died, but okay lang theoretically he died, but ayoko sana kasi we want his sword and we want the worm. We want the worm in his head. This is becoming more difficult than I thought. We just need the right order of attacks. Doon lang ako nagtataka eh. Why are the attacks not hitting? Yun kasi. Yun kasi. Unless dapat ilipat ko sa ibang direction yung ano. Yung isang barrel, I think. This is gonna become more... this is gonna demand more brain cells than I thought. Yung anong ano talaga. Ayun na talaga yung pinakakatabi niya. Mag-heal kasi siya as soon as we damage him. That's the tricky part. But let's see if that's enough. Dapat dito ka na para mapagbato ka na mamaya. Wretched thing. Pull yourself together. Defender of the people. How far do you have to be para hindi ka ma-detect? Ambot ba niya? Ambot niya. Okay. That's enough. Ito yata dapat ang setup natin. Ganyan yata dapat. Let's see if this works. Do I silence him again? Oh, para hindi siya makapag-heal. Cannot cast spells. I have a lot on my mind. And, well, in it. Save siya noon? Teka. Oh. Ah, may saves pa kasi. What save was that? I will try another thing. Teka. What was I supposed to do? Hey, good looking.
Habang wala pang ano, habang hindi pa nag-encounter mode. Ganun lang. Puta. Ay, kasi na-silence ko siya, bobo. Teka. Can I still throw? Would this work? Konti lang. Not enough actions. Cannot rage. No holding back. Ganun lang? Masyadong unti. Wait, ah. Siya lang yata yun, eh. Hindi naman yata applicable yung Hunter's Mark sa kanya, eh. Oh? Pwede. Masyado madaming nasayang na ano. That's tough. I wonder what we need para ma-pull off natin yun. Tama na eh. Mataas lang pala siya mag-saves. Anyway, saving throw pag nagbabato. Dapat ba si Karlak yung magbabato? Para ano? Parang ganun eh. Tingnan ko lang ha. Ah, it's a dex save. It's a dex save. What is your dex save, huh? Hello, hala! Uy, hala, thank you for the raid! Hala, kamusta? Hello, and hello, raiders! Hala, wait! Hala, anong gagawin natin pag ganun? Hala, hello! Hala! Hello, hello, raiders! Teka, oh my god. What do we do? Tama ba ganito? Ayun, hello! Hello, Lu. Kamusta? Hello po, Kersey_XD. Thank you po for the follow. Ayun, I'm clerk. I am just a lurker. Wala po intro message. Pero ano lang, we're streaming Baldur's Gate 3. We are still trying to kill this boss and his minions using the least amount of resources as possible. Yun, kasi... we kinda effed up our long rests. We cannot afford to make one kasi the goblins are also attacking the Emerald Grove. So medyo ano tayo, trying to hit two birds with one stone. It's just that if I waste too many resources here sa room na to, we cannot accommodate all the other enemies in the other parts of this area. Kaya we're repeating this stage until we either get what we need to do or get really lucky sa rolls natin. Hello po. Ayun, Lou asked how's Baldur's Gate. It's really nice. It's really fun. Parang, lalo na you mentioned before na your
you're also interested in tabletop and D&D, this is a good ano, actually, this is a good, not I'd say entry point, but it's really more of for the visual and imaginative experience, I guess. So when you play, parang mas may visual ano ka na, may visual reference ka na, I guess. Kasi admittedly, I was also tempted to create yung iba hong D&D characters dito sa game. It's just that napagtrapan lang kasi natin yung bard, kaya natin ginawa si Mark Harris. Yup. Naisekai siya sa mundo ng Faerun dahil nabunggo siya habang naglalato-lato. And now he is supposed to either save the world or become a mind flayer in the process. All I heard about this game is the roll na 20 so you get that. Grabe. Pero may anong, I mean, I guess, like, if you find a lot of the characters attractive and they really make a lot of effort in making them attractive, sulit naman yung mga scenes. Like, not necessarily yung R18 lang, ha? Pero yung, even the moments that lead up to it, yung mga pag-build ng relationships, they're really good. I recommend this game alone sa pag-setup nila ng backstories nila. They were written really well. Na even though some of the characters are really unrelated in terms of what happened sa buhay nila, when they came together, parang, yun, alam mo yun, yung, what's the term? Parang, unity in adversity? Parang ganon, yung, kumbaga sa college friends, yung nag-bond kayo, kasi ang hirap ng mga subject, kahit iba-iba kayo ng mga pinanggalingan. Parang ganon yung feeling. May speedrun nata doon, record is 8 minutes. Ah, yung 7 minutes na jugjugan agad. Oh my god. Ano to? To do that, you just have to tell the goblins na to kung nasan yung base ng mga ano, kahampe. I think that's the fastest way to do it. Tell them kung nasan yung base ng mga kahampe para sila yung susugod. But that's kind of like the evil route kasi it's a bit of a spoiler, pero yun, yung mga kakajugjug mo, it's a kalaban. Eh, tayo medyo try natin maging mabait. I don't think my laptop can handle this. Ano siguro, if you have the extra na budget, I still recommend na you get it para in the future at least, if diba, of mas okay na yung laptop, ganyan. But, ano man, I can show you how it looks like na low. Yan. Ganito yata siya pag low. Ganyan. Like, it's much faster, oh nga naman, na low. Even then, medyo, ano na siya. Ganyan yung characters, if ever. Ganyan sila. Kevin Knight's... There's a chest? What? I'm sorry, wait lang, ngayon ko lang kasi nakita yun. What? Okay, that's new. Wait lang po. Ang ginawa ko kasi rito, naka-ultra, pero may mga inalis ako eh. Halimbawa, ito yung shadow, din naman natin kailangan yan. Yung clouds, din naman natin kailangan yan. Yung fog, din naman natin kailangan yan. Ay, no, not ultra, low lang. Ano ba may mga inano natin? Carry lang, I guess. Ayan. Ano, medyo swerte rin ako sa part na even if hindi even super bago nitong laptop, carry pala niya yung ultra ng ano. Like the high-ish, ganun. I hope there's a way nga na malaro to kahit hiram, I guess. Para man lang, ano. Yung mga games, diba, na para multiplayer, you just need one player to have a copy. Parang ganun. Sana may way na ganun para matry nyo kasi it's really good. Teka, tignan pa natin. Teka, sorry ha, medyo na ano ko dun. Really? There's a chest there? Huh. Pero sige, mamaya. I'm finding a way kasi... kahit na malakas yung damage nito, if we attack them, that's one of the good parts sa game eh, na you can interact with the environment and make crazy attacks. Pero apparently, kailangan, you can examine characters too to determine kung yung stats nila and their basic features. Which is kind of a nice way of not really to meta game, but more of to prepare for encounters in advance. Kasi a lot of the times, it's really up to you kung gusto mong kalabanan yung NPC or hindi. And unfortunately, sa part na to, we kind of have to ano fight them. Dex save daw. Plus 1 lang. Pero nasa save niya yung mga ano natin. Really? I doubt na dex save lang yung kailangan itong buisit na to. I wonder if...
if we throw an item, halimbawa ito, Alchemist's Fire, to throw it is an action. Might as well just ano, kaso yung pinakamalakas kong ibang atake kasi, thunder damage siya. Silence immunes characters to ano, thunder damage kahit di sila makapag-cast ng spells. It's a bit ano, it's slightly technical, pero when you get the hang of the stuff, like if you start having your favorite spells and builds, mas madali na siyang ma-gets. Kasi it's kinda like, ano, if you've played games like, halimbawa, Diablo before, medyo ganun na turn-based. Parang ganun yung mechanics niya. Hydrate. Ay, oo nga. Thank you for the hydrate. Baldur's Hydrate. Teka. Pero nga, no? Grabe. Parang, pag nagsasalita pala, you forget na uminom ng tubig. Kasi for added context, I'm the partner of Tuna Misashi, ang ating mod slash editor slash girlfriend slash wifey. Siya talaga yung nagsistream sa amin. Ako talaga ay ano lang, epal lang talaga most of the time. Like nagsaside comment, ganyan. Tapos parang nung nabinili ko to, parang she urged me na, eh, ba't di mo na lang itry stream? Tapos sabi ko, oh nga no, I can actually do that. Tapos parang, ayan, nandito na tayo. Kaya parang kung napansin nyo, wala tayong emotes masyado, wala tayo ng mga redeem, ganyan. Kasi hindi ko rin alam paano i-set up. Talaga napatulong ako kay Tuna na, Tuna, pwede ba akong gawin ng ano, ng overlay? Bayaran na lang kita. But the, ano, but this was nice kasi it also helped me practice like some of my, ano kasi ako, frustrated artist kasi ako. So, it helped me practice a bit of my drawing and stuff. Kaya, limbawa yan, yung the chibi thingy yun. Ako naman yung ano. And I think it looks ano naman, okay naman. Sorry, I'm not sure what to do. Ano ang ano nito? Teka, if I attack, may sasabihin ba? Ano-ano? Wala din naman. Ah, crap. This is tricky. Ideally, cantrips yung gagamitin natin sa ganito kasi they don't cost a lot of ano stuff. It's just that hindi lang talaga natin alam what to attack people with. Yun lang talaga siya. Halimbawa, sige, silence ulit natin. Mataas buhay niya, hindi natin siya mapapatulog eh. Yan lang talaga. Sige yan, halimbawa yan. Lahat pa sila nadamay? Hindi naman. Okay. Yun yung pinaka-action ko. Si Astarion lang talaga yung hindi natake. Ano ba to? Level what? Level 1. As opposed to ano? Afford ba niya? Teka. Afford mo ba? Ilan na lang? 34 pa din. Ang taas! Late pa siya sa initiative count niya. Map. Bibi, ano pa niya to? Mali, mali yung sequence. Mali yung sequence. Pag nag-gather kasi sila ng ano yun, yung gathering drum beat ba yun? Mapupunta na yung mga kalaban kasi sa atin. We cannot afford to face that many enemies. Oh my gosh. It's ano, it's a logistical disaster. Ito talaga yun. Ewan ko, I think if you've played RPGs before, tas may hinahanap ka talagang moment na gusto mong matalo yung kalaban in a specific way. Yun yung gusto nating para ma-achieve. You want to defeat enemies in a certain manner kasi. So medyo matagal nyo siya makikita. I'm really sorry. I just need the right sequence of events. What if we give him a barrel? Teka, ba't nga ba ba't ikaw lagi nagdadala ng mga ganito? What if we just give one of them to him? Di naman siya maaan eh. Tapos, split item. Yung isa, ibigay natin din kay Astarion. Tapos yung dalawa, ibigay natin kay Carla. Kasi wala siyang fiery thingy. Kung na'y ganyan. We really just need to find a way na ano,
na maatake yung mga kalaban and mapatay yung ibang ano peoples. Let's see. Sige. Okay. What if can we manage na? Yun lang yung ayoko sa mga warlock eh. Ano to? Pwedeng atakihin yun? Where should you attack them from dito? Yun lang yung tricky kasi. Ang siguro ang request ko lang dito, kung pwedeng magkaroon ng sequence of events, I guess. Yung magsa-setup ka ng mga attacks na in order. Bago, lalo na limbawa, ito, wala pa sa initiative eh, hindi pa ito yung battle mismo eh. Yung dahil you have that privilege, yung sana may opportunity na mahapag-setup tayo ng order of attacks that we want. Kasi yun na yun eh, this is the supreme advantage na eh. We have the upper hand kasi we have prep time. So I hope the game helps us in such a way na, sige, you get this free turn-ish where you can dictate the order of attacks na gusto mong mangyari before kayo ma-enter na initiative. But I guess, ano siya, medyo OP na nga kasi siya sa haling itry natin. Wala pa ata. Okay. A hinge. Ito. And ito. Let's see. Hindi pa din? Is this immune sa ano? Sayang. Hindi sana lahat sa ano na lang yun sa kanya. Kung ganun lang din pala. Last na, teka. Ano ba ang hex? Teka, is it an action? It's a bonus action, teka. De, medyo nagigets ko na. Oo nga naman. Using hex kasi, ano yun eh, it's one of the parang hallmark perks ng warlock. Kasi unlike other spellcasters sa D&D, a friend of mine was annoyed kasi warlock yung original niyang concept. Kasi ang dami nilang, I can't say dami nilang utility, but they're kinda resource-friendly. Mas marami lang kasing ways to customize spells yung sorcerer eh, courtesy of sorcery points and meta magic. Yun. Pero warlocks have a lot of good utility, a lot of devastating attacks din. Not as strong as the wizard, pero let's say a bit tactically viable din naman, I guess. Hex is one of those features aside sa Eldritch Blast. Hex, dito sa game na to, can bestow upon disadvantage sa isang ability, sa specific ability checks. The fact na I can specify what ability check ko gustong mag-impose ng disadvantages, biggie, especially if ang mga susunod na gusto mong umatake ay ano, ano tawag dito? Ay parang proficient sa isang specific type of ability. Halimbawa, ito. Itatry natin, ha? I want to cast Silence kasi as soon as we deal big damage pala kay Dvor Ragslin, he casts parang a healing spell. And we want to kill him as fast as possible. So, marirender useless yung atahin natin if he gets to heal it anyway kasi ang lakas ng heal niya eh. So, we want to use Silence. It's just that when we use Silence now, there's a high possibility na maging hostile yung mga ano natin, yung mga enemies natin kasi people don't take kindly na nasa silence sila and not be able to cast their spells. But let's try. Okay. Ah, may stealth check pala. If nahita siya, dun siya enter ng battle. Thankfully, mataas yung ano natin, yung dex. So okay, hindi siya makakast ng spells. Mahina dex niya. There's a chance na he'd be discovered, but let's try it anyway. Kasi yung iba naman nating characters can make the thingies explode. If tama tayo ng research, dexterity dapat ang ano niya.
Yan. You attacked someone. Only the guards are allowed to do that, as this one is about to die. Lahat at mag-initiative ni ata tayo. Oh, not yet! Okay. medyo swinerte tayo dun kasi if you plan on playing Baldur's Gate 3, an exploit you could use is to, halimbawa, may dialogue kanina, di ba? May pinindot ako dito sa baba. It means I can select another character while they're talking. In a way, theoretically, the way they meant us to use that is for us. Halimbawa, may nagsha-shopping, tas yung ibang characters gusto mo may ibang ginagawa. You can switch controls. You can abuse that though kasi if you talk to an NPC, hindi rin sila available for ano. They're also stuck dun sa dialogue na yun. So marmihan pwedeng gawin doon. Pwedeng tatry mo silang nakawan, ipipickpocket mo sila. Kasi that technically means they're distracted. You can do unpleasant stuff like magnakaw sa ibang tao. Kasi yung field of vision ng kalaban mo, andun sa kausap niya. So kung malagpasan mo lang yung stealth cone na yun, hindi rin siya madedetect. So may a few streams ago, we tried stealing from this ano, this Zentharim trader na makakalaban natin mamaya. Way back. Somewhere dito. Na lagi siyang nakakasilip. Kasi lagi mataas yung dex niya. And so hindi tayo... Ano yun eh? If mataas yung dexterity ng kalaban, they have... Mataas din yung bonus nila when they roll to check kung ninanakawan natin sila. Kasi sleight of hand, yung skill for pickpocketing, is also based sa dex. So parang contest of rolls yun kusahali. So to avoid such a disaster, may character na akong nakatoka to talk to her habang nananakawan siya. Parang ganun. So tatry natin dito yun. Dahil nakasave siya nung dex ng stealth, hindi siya nakita nung inatake siya. So hindi pa galit yung mga tao. Ito, hinex niya siya using dexterity. Theoretically, if we attack itong mga to, dapat hindi tayo mabibing. Dapat, ano, hindi siya agad makakasave. Unless yung i-roll niya ay mataas for both dice. Kasi if you're at a disadvantage, you have to roll two dice and get the lower result. Sa D&D, ganun. Sa ibang games, I mean, sa D&D ulit, if it's an advantage, you roll twice, you get the higher result. Kaya as much as possible, gusto natin na yung mga rolls natin or the buffs na meron tayo, pwedeng, ano tawag doon? Binibigyan tayo ng advantage over stuff. And we impose disadvantage sa mga halaban. Let's try fire naman. Hopefully this works. Yun lang. Sort of fight. And now you have one. Yun lang? Oh, shit. So, hindi pa din. Immune siya sa ano. What can I do? Can I throw something at you? Wala na ba tayo nun? Ano to? What else can I do? Delix, immune siya sa thunder. Ang hina! Shit! Ang hina ah. Tignan ko ah, kung nakasave siya sa roll na yun ah. So dex nga yata ah. Oh, it's dex. Gago, na-miss nga niya eh. Teka.
Ang hina naman. Ang hina. That's weird. But I think we did the right thing. Ang hina lang nung ganap. Tang, ina, hindi natin ma-big brain to. It's just the first part of our ano. Of our really big ano thing that we're gonna do. I wonder how we can ano. Dapat ba? Tama yata yung hex. Tama yata yun. Ang weird lang na na-miss niya yung ano. Yung kalaban. Pero tama na ata. Tama naman na ata yung ganap natin. Only the guards are allowed to do that, as this one. Pucha, you can still miss that. Ayun, okay. To fight, and now you. Wait, what? Huh? Hindi siya nabawasan? Why? Did we hit him wrong? Did we attack him wrong? Ano talaga to guys, pasensya na, it's gonna be this annoying type of RPG experience where we really repeat a scenario until we get it right. But I hope na parang this demonstrates some of the, I wouldn't wanna say intricacies, but more of yung the meta aspect ng game, I guess. Yung the way we are gonna try to outthink the AI nung laro. Well, let's see again the look of the ano, of this strategy. Wait, huh? Never a dull moment. I have charm. Hindi ko siya ma-upcast ba? Ma-upcast ko pa ba to? Hindi yata. Hindi ko yata afford. 24 lang ang kaya. Wala, hindi niya haya patulugin. Defender of the people. Well, these things have stayed interesting. Wag na lang shatter. Wag na lang shatter siguro. Ano eh. Someone. Only the guards are allowed to do that. May kausap pa siya. Supposedly. Unless ano, ang mahirap dito, unless hindi counted yung DC doon. Unless hindi counted yung dexterity saves. Yun lang yung mahirap doon.
Wait lang ah, tignan natin. This is weird. Paano kaya to? This is ano ah? Hindi pa nakikita sa ano, kung anong klase. Ah, it's an ability check. I don't think we made any difference at all pa lang sakali. Lang. I wonder what happens if we attack this. Teka. Ah, wala. Dapat andun siya sa taas. Okay. So, hindi ganun. It doesn't work that way. There has to be a way na ano siya. Hindi natin siya mapapatulog unless we switch out a character. Pero kasi kailangan yata natin si ano eh. And I don't think we still have the ano for that, spell slots for that. Hindi yata natin afford. Teka. I wonder if may bearing if malapit ka. Ano eh, as much as pwede natin siyang ibato dun sa parang chasm sa tabi niya. Gusto natin kasi makuha yung items inside his body. Yun kasi, iisa pa yun. Gusto sana natin makuha yung ano niya, yung loot niya. Kasi may maganda siyang weapon plus meron siyang illicit parasite. So ano yun, we have a brain upgrade and it gets us a closer, one step closer sa pagiging ano, mind flayer. So let's see. Nakaka-OC, promise, kasi may setup ka eh. Nakaka-OC siya. You want as much as possible na maging perfect siya, kind of. I just wonder if there's a way pa na i-cheese pa yung ganap. Of the gate.
Kailan ba ako sa kanya? 36. I'm just waiting. Okay, pwede pa. You're at a disadvantage. Why is he at a disadvantage? Outside normal range. Ilan ba ang ano nito? Ah, 18 meters lang kasi. Need to find a way forward. Ayan. Let's see kung Gary. Kung afford ba niya. 10, okay. 2. Hindi yata aambot eh. Let's just hope for the best. Okay, thank God. Pwede na. Doesn't matter if may iba tayong kalaban. Thankfully, oh my God. Let's just save. Just go. Hindi na bale na mahirap yung ibang ano stuff. Puta. Chest pa pala dito. You lout!
Na-miss pa niya. Fine. Interrupted ang kanyang path. So ito yata yung mga masulit na i-target. Namiss yung isa, but it's fine. May mga akit talaga. Thunder wave ko kaya mamaya eh. Ah, the rogue is the target. Uh-oh! Yikes. Ay, gago! Tang ina. Ah, ganun pala ang gusto niyong gawin. Ah, I see. Pota, may lower level nga pala to. That would be funny though. Let's see. We killed Dwarf Raxlin. That's the first objective. The next is to get out of this camp na hindi tayo na ano. That means killing all the opponents inside and outside the camp. It's kind of a lot. Itong room na to, it's just the start. Pero once we eliminate all of them, I think easy na iba. Okay. Pero yun pala yung gustong gawin sa kanya. Hindi niya mababato. Ano ba naman niya ito? Lang. Moving. Abot ba sila nun? Okay, abot. Battle favors the fearless. Interrupted. Two steps at a time. Kasi nakaharang yung ano doon. Teka.
What can he do? Teka. Outside normal range. We cannot throw something wala siyang gamit. Eldritch Blast na lang. Lakas pa din. Namiss pa niya. Yun, we broke it kahit papaano. Okay. Okay, this is turning up pretty well so far. Ah, it didn't turn out pretty well so far. Oh my god. That putang ina. I can't. Tang ina. Puta. Tang ina talaga. Sa kakasabi lang, it's turning out pretty well so far. Biglang boom, putik yan. That's embarrassing. Wala tayong potion. Hindi siya mababatuhan ng potion. Hindi rin niya abot. Hindi pa rin enough yung distance. Yun yung mahirap yun. Pansin nyo guys, parang had I just have ano, kung meron lang akong cure wounds or any other basic spell, pwede kong tulungan yung ano eh, yung kahampi natin. Pero dahil wala, ang hirap, parang nangangapatay na very slight. This could have been very easy to remedy kung meron tayong ano. I mean, we have, ano naman, Scroll of Revivify, pero kaya mo yan, broski. Wala, hindi naman tayo, hindi natin afford just a sneak attack. Yun lang muna.
I wonder what happens if we throw it. Kaso the path is interrupted. And the next turn pa talaga siya. I don't think we can throw. No, we can't. At the most, pwede siyang bantayan. Puti nga, ano eh. Hindi, alam ko, pag isa lang yung kalaban, pwede talagang pagtirpan ng kalaban yun. Kung isa lang yung kahampay natin, tas ganyan. Pwede na pagtirpan yun, papatayin na nila ng tuluyan. Alam ko, pwede eh. Patay pa niya. Nice. Can we save him? No. Ow! That hurt. Oh, tulungan mo na. Hawawa naman si Broski. Ayan. Paloy mo sa puwet. Ayan, okay na. God, how long would this take na matapos natin to? 2 hours? Halos? Para lang sa buwisit na ano na to? Okay. Another parasite. Collect it. It might be useful. Yes. Yes, we shall. After healing. Posing muna kayo dito sa bangkay ni Dwarf Ragsling. Para naman may napala naman tayo dito. Posing lamang tayo. He dead. Dito kayo. Wait, ah. Ayan. Medyo close na kayo to good hit points game. Ayan, no. Gaganda ng ano nyo. Ayan. Faith Breaker. Bigay lang natin kay Karlak. Karlak, can you use that? You do unlock more attacks though. Anong meron? Teka. Okay. Lakas yun ah. Kaso yun, may ganyan lang kasi to. Yun lang yung ano nun. One hand. Dapat yata kay ano to eh. Kay Shadowheart. What else can we loot? Warlock Bolt. No time to rest. Open up. Akala ko na aano talagang zone. Dami namang sunog dito. An arrow of fire. Scroll of grease.
Yung pala hindi ko sure, like if ang grease ba ay ano, ay flammable. I don't know, like I don't know if actual grease in the real world ay flammable. It's just an assumption na because it feels like oil, eh baka nasusunog siya. I might be wrong. Diyos ko, mahulog na siya. Huh? What? Bakas nasa-struggle talaga yung iba. Diyos ko, kakaunting ano na lang, mahulog na siya. Kawawa naman si Kagran. Si Narvas. Do we still have stuff here to loot? Ah, yes, I think so. Yung chest kanina. Ito po. Didn't notice that. Random arrows. Is there any way to go here? Ginga, pakita mo nga may paano pupunta doon. Ginga. Oo. Man. Ah, we should destroy this one. 15. Miss pa din? Jeez. Battle favors the fearless. Let's cook with fire, baby. Wala, di ka makatawag ng ano sa klolo, kala mo. Pakahirap ng napakadaming kalaban. Let's spill some blood. This is my time. Wait lamang. Paano ba to? Where'd he go? Ah, lumapit na siya. Knocked out lang siya. Sorry. Wala naman akong may akyatan dito. Ah, ito. Tapos, iligtas na natin yung nandito. Nalala ko yung na-encounter natin na sabi ni Cool Beans kung ano bang gagawin niya if maligtas siya. Let's see. Now, let's see. Wait. Can't give up now. Go back here.
Pero kasi baka patay naman siya pag ano, kasi may mga kalaban pa dito eh. Kasi mahirap eh. Siguro pag napatay na natin lahat, saka natin siya balikan sa loob. Ah! Pwede pa tayo mag-setup dito. That's nice. That's good to know. Ito ba ay natatalon? Nice. It is talonable. Meron pa dito. Grabe. O mga plato na 20 pesos. Kukunin natin yun para sa 20. May vase pa dun. Ah, so we really could have just jumped our way past the obstacles. Ito? I really like how a lot of the game's environments are, ano, kinda like this. Parang minsan uutahan mo lang talaga. They're sort of like micro-puzzles, parang ganun. Kaya mo na yung makakabalik ka ba dito? Hindi niya alam gaano. Parang ano, American Ninja Warrior. Yung talong ka dyan. Tapos dito. Ano to? Kalaban? Wait ah. Kaya ba hindi natin nakikita? Kaya ba hindi makapag-stealth si ano doon nung huli? BRB lang ha, teka. Sorry, we are back. Teka lang. Hindi ko pala na ano yung BRB screen. Ano to? Ay, no, ang galing oh. One of the things na I like about this game is ano, even if we're not here, these people actually talk. Lalo na yung dun sa ano kanina, yung medyo weird cleric nung isang god na gustong laging nananakit. Pag pinalis natin yung nagto-torture dun sa isang tao in another area. Ah, sila nga to. Pag inalis natin yung pag pinalis natin yung mga nagto-torture sa isang area, pupunta sila dun sa cleric na yun. Tapos itatry din nila yung parang torture eme na ginawa sa atin. It's a funny exchange. What now? Is this the reason why gusto nila dito? Sharp as ever. Kuya, we'll just stay here. Ganyan. Ang cool pa nung suot nila, oh.
Makakalaban ba sila? Oo. Puta, you could have just not talked para hindi ka nadamay dun sa ano. Another day, another fight. Six pa. Ready for another round. No. Can you afford to main hand attack? Hindi enough. Sige. Ready for this. Na-miss pa. Embarrassing. Favors the fearless. Ayan. Ganun. Ganun dapat. Hindi afford ng movement niya. Careful. Mm-hmm. Ganda na Hellish Rebuke. Gagong last. Putek, laging miss. No holding back. Mm-hmm. No, don't. Abot mo na ba? Yung pa rin, abot. Diyahan na lang. Ayan! My God. Diyos ko, nagsastruggle pa kayo sa tatlong ano. Kanino temple kaya to noon, no? Griseluna, I forgot. Wow. Ah, so parang in a way, kaya siguro sila naglagay ng mga scrolls dyan. Para nga naman, pwede natin sayangin yung mga yun when we fight the other people. Tipid sa ano yun? Spell slots. That's a nice touch. Yun eh, minsan medyo may gets mo eh, pag ano eh. Pag ganun yung mga gustong intended stuff ng game for you to do. Makapahanap ka tuloy kung may mga nooks and crannies pa ba na hindi ka na-visit. Halimbawa, ito pwede pala to. From here, masisilip mo yun nandun sa taas, di ka pa makikita.
So pwede siyang total stealth. Ano pala? Build. Ito po. Mali. Okay, si Astarion, di pa nakikita. Antong ka pa kasi. Tayna stealth mode activated. Nang benta gagi. Such a funny thing to say. Tignan ulit natin ang ganap. Sneak, sneak. Dalawa ang nanditong kalaban. How many are we fighting? Seems like a lot. Ayun. Afford ba niya? Ayan. No choice but to keep going. Time for some bloody work. Ayan, pwede tayo mag-ano, rage. Kasi marami ng kalaban na ano, medyo hatapat eh. Pwede natatakihin yung ito para mapagsahan sila niyan. I mean, we can try. Tignan natin. Eh, kaso, malayo na. Hindi naabot. Oh, kasi supposedly environmental hazard yan eh. Yun lang din yung maganda sa ano eh. Pag warlock yung gamit mo. You can really spam Eldritch Blast every turn. Even if nakakasuya yung 1d10 force damage niya. It doesn't waste any of your resources. And let's rage.
Diba? Yeah, don't fight the ano, the angry barbarian. The dance macabre. Nice. Go team. Abot mo ba? Do we have a charge attack? I don't think so. Sige nga. Putik, sayang naman yun. Babatuhin natin yung mamaya yung bench. O nga naman, pag ganun yung ano mo, wala nga namang tumama yun. Ano ko, hingin na siya ng tulong? Ay hindi, pala ko hingin tulong. Sana umabot. Ayan. Blade will not bend. I found my mark. Okay. Easy path. Where are the other bankai? Okay. Okay, one person. Okay. Okay, we have gold. Na-loot na siya eh. That's an interesting tidbit. Umalis yung Zentharim Trader and her partners. I think that implies na they're really more interested in the trading aspect of itong Goblin Camp, I guess. Kasi nga naman, lagi silang, according to them, they engage in moving, in the illegal movement of people. So it makes sense na, ano, na mag-interested daw sila sa mga goblins. Nawala din yung... ano dito. I wonder if we're gonna encounter him again. Yung si the guy who likes the ano. May worth. Ano pa ba ito? Basic poison. Okay.
allows na ata here itong dalawa na lang dito, yung tatlo na lang dito yata yung natitirang kalaban. Let's see. Encumbered na siya. Oo nga. Sa kalaban din. We also have to strategize how to approach the outside. Kasi that's also a whole other ano eh. It's a whole other animal kasi. How we're gonna defeat the people outside. Kasi there's a lot. Mamaya pahita ako. How many to? Dalawa lang naman yata sila eh. Ah no, it's 4. Apat. Apat. Walang way to surprise them from above kasi walang intersecting ano. Madami pala sila. Our troubles don't end here yet, I suppose. What's the story? Phew. Watch this. Up. Namiss pa. We have to be strategic kaya hindi ako nag-rectang main attack. Kasi we cannot afford to waste resources pa. We're still halfway our original.
Nag-GG pa kayo nito eh. Para mamaya mapag ano kayo, short rest. Wala talagang ano. No surrender. Where do I go from here? These boots have seen everything. Hindi pa ang natama. Cry about it. Yung napaka aulid ng mga taong ito. So very impressive. Much impressed. Game. Ah, knocked out lang siya. Ibato natin siya, no? What happens? Oh, now he's dead. That's funny. Saddle up. What to do? Let's see the look of these items. And another one. Marching. Ayan. Now we can go back to our friend from afar. Or do we really kill everyone first before going back to him? Pwede naman, oh. Naupuan ba to? Ito ba ay actual throne? No, it's just an ano, pretty display. Ganda sana mag-posing dyan eh. Is that blood? No, never mind. Where am I needed? Ever onward. Someone there. On the hunt. Let's move. Ah, syempre sulitin ang group pose. Mm-hmm.
Sumasayaw din si Karlak. Lemaw. Okay. Okay, natapos na. Let's launch. Ay, short. Yan. Because, if my assumption is correct, as soon as we leave the, ano, kalaban na natin lahat ng nandun. Kaya mahirap. Kaya crucial rather na mahapag, ano tayo, short rest. So, ganito nga. We have to save and we have to anticipate kung anong ganap when we go outside. My guess is when we go outside, lahat ng nandun kalaban agad natin, which is tricky kasi that's also another big area. Pahita ho, wait lang. Ano, it's another big area. Tignan natin, ha. Paglabas, kalaban yata lahat yan. Ayun na nga, kalaban na nga lahat. It doesn't, I don't like the sound na ang daming, ano, angry noises. Puta, ilan to? Thirteen. And it's just this area alone. Ayan, no? Wala pa yung mga nandito. Mayroon pa na mga nandito, eh. Ito na agad lahat yun. We have to fight all of them. We have to go here eventually. Kaya hindi siya super advisable. It's another, ito, it's a whole other, ano to. This is a whole other, tawag dun? I mean, we could finish this, I guess. Pero I don't like na from here tayo, to super surrounded natin. I don't, ang pangit. Tamo, Guard Gurgon. It's not a good way to, ano, to initiate yung paglalaban-laban. We can go the long way kasi may daan kanina eh kung nasan si Karlak yata banda. When we go there, pupunta tayo sa likod ng camp. Hindi tayo mapansin. It's nice kasi it's like well thought of yung mga division areas. Yung akala mo may mahukuhanan ka lang ng treasure. Apparently, you can use it as a vantage point pala in combat, which is nice. I just need to find out kung sino-sino yung ilalagay natin dun para lang safe. Yun naman yung trouble with that. Let's see. Teka. Not Blighted Village. It's sad if that means kalaban din natin eventually mga goblins dito. That's gonna be a pain. Ah, hindi naman. That's smart. That's actually a nice, ano, immersive move kasi hindi pa nakakaabot yung news na pinatay natin yung iba nalang kasamahan. I think that's a nice, ano. I know, we need to go here. May ano yan eh, may daan yan eh. Ito, may daan yan dito. Just have to find out where exactly. Ang sasama sa kanya is probably... ito. I think best equipped siya to go to Blighted Village. Tapos si Karlak manggagaling sa ano. Tapos si Karlak dun siya sa goblin camp proper. Dun natin siya ipapwesto. Dun pa rin siya sa Blighted Village, pero iba yung path na papakuha natin sa kanya. Shouldn't nature be beautiful and serene? It looks so nice in the upper city. Upper city, huh? Swish. Never spent much time there myself. I'll happily take you. This bug's banquet. Sounds good.
curious what a Patriarch Lou looks like. That's a nice dialogue. Definitely different paths. I'd love to, thanks. Ikaw ang mauna. Ito yung secret path, I think. Secret path that I'm seeing. No, that's definitely not where I want you to go. And what area is that? Hindi ko na siya mahagilap. This is definitely wrong. And I feel like it will lead us somewhere definitely na hindi pa natin dapat puntahan. May ano yun. Saan ko'y dadaan si Will? Teka. What was that? Sumisigaw. Oh? What? Where? Are these animals? Parang kailangan na ng tulong natin. Ay, no. Ano yun? That sort of bothersome. Datunog. Ang hindi ko pa nagigets dito yung ano eh. If there's a way na mag-multi-select ng characters without having to manually ano. Kasi you can group them. Pero kasi it only works in so far as ano. That's sa ano eh, sa tawag doon sa PS version may way eh. Ay sa PS, sa Divinity, sa Switch meron. May way for us to do that. Ayan. Ito. O dito. But I think we still have to go to the ano. Mahatalon yata here. Or if not there. Dun nga sa taas. Whichever way that is. Pero yung taas na ito. I have a lot on my mind. And, well, in it. Tapos
We're just dividing everyone, ano, para may mga vantage points sila when we do attack the goblin village. Kasi ang dami. There is a lot of people that we have to fight and we cannot afford to lose stuff. Wonder if the gods are watching me. Sasama sila sa kanila si Will. Is he running? Oo nga. Sige. Feel free to join. Ito, kailangan mapunta tayo somewhere here. I just forgot the path. Ito ba? Can we go down safely? Try natin. Not enough space. Mayroon dapat ano dito. Ito. Saan to? Napuntahan ko na to before eh. Unless it means like really jumping na malayo. But I doubt it should not be this ano. Walang way to go down there, I doubt. Wait? Baka dito. Doon talaga yung daan. Ngayon, sana sinamahan na lang natin sila ulit doon. Dito eh. Dapat meron dito. Para makatalon tayo here. Let's just wait. Remind you, I'm merely a spawn. Tama ba? Oh, mali. Wait, we went the, ano, the other way. Ah, yun lang din. Sana pag nagpipindot tayo sa minimap, sana natatag din yung, ano, yung place. Kasi, you know, it's tricky to, ano. Yung spot sana nung gusto natin puntahan dito. Pero hindi pa rin yata natatalon. Ito pa rin yata dapat yung place. Can we even go down safely? Kaso makakatulon ba ako dito? Yeah. I'm afraid you'll have to content yourself with bacon and chicken. We have to ano? I could live with that 2 HP. Uh-oh. Buti na lang na ano ko yun ah.
Chamba yun ah. Try ko siya itulak sa ano. Try ko siya i-shove. Para maha-chamba. I'm talented. Yes, you are. Ay puta! Ano ba yan? Tangina! Oh god. You're not fine. Let's still try it. Bye-bye. Ayun. That's hella embarrassing. Can't risk being in open view. Okay. Blade at the ready. Best foot forward. At nga ba hindi dito ang luwag-luwag na ito? Game, ayan, you are here. All of you are here. One step at a time. You must be wondering why I called you here. Ayan, dito sana. I'm wondering if nakuha ko yung ano dito. Alam ko may Amy dito eh. Mamaya, ikot tayo. We want Astarion to have the best vantage point kasi he's our dex master. Yun yung mga ano natin, ibang kalaban. May chest pa. Ba naman nito? Maraming sumisilip sa taas. We're not gonna use a ladder to jump from here. Ano ba? Oh, what on earth is that path? No! Diyan na nga lang. Ito sana magandang point yan eh. I could cast minor illusion and distract them. Breathe quiet. Move with care. Wait muna kayo. Kasi hindi naman sila tumitingin dito eh. Sharp as ever. One move ahead. Hmm.
Do we attack them? Yun yung iniisip ko eh. Do we start this mess? Kasi it's sorta tricky. Parang one thing we should consider kasi is it's kinda a lot of enemies in one go. I feel like ano, siguro sa sunod na natin ano hinto, sa sunod na stream kasi it's getting late na rin. Parang pwede na rin magsikain tayo. Ano, tsaka I feel like it's another extended ano kasi. It's gonna be an extended fight kasi pag nahalaban na natin to, ang next naman natin gagawin ay protect the Emerald Grove, this one. Ano pa, may setup ulit yan ko sakali. Pero bibilisan na lang natin hopefully. Yung kanina nahirapan lang tayo kasi ang daming ano eh. Ang daming ganap. Ayun, teka. Ito. Ayan. So, wait. So, ayun, thank you everyone for staying tuned sa ating adventure. If you've noticed yung mga parasites natin, hindi ko ginagalaw kasi ay gusto ko tipirin. It's a sakit ko na yun na pag may pwedeng tipirin na features, I use them until the last minute. Hindi ko siya advised kasi madami magagandang abilities yung ano, yung Illithid Parasite para sa atin. So, I really recommend na you check them out. Teka. Ano pa ba? Ano pa bang ating thoughts for today? Ah, it was a fun ano, actually. It's been a fun session. I didn't expect na we'd be able to pull off some of the stuff that we've done. Funny lang yung mga stuff, yung times na parang I'll call something. Tapos biglang mamalasin tayo. It's really funny. Funny af. Limaw. Pero yun. Parang I really don't think na ano. Parang ang hirap palang mag-call ng ganun sa isang luck-based game. Kasi pag minalas ka talaga, GG ka talaga. Buti kanina, we were able to ano, deal with it, I guess. Nang maayos and we have the resources to do it properly. Ang tricky na lang ngayon siguro yung part na ano to? We have to manage again for one more round. I think we can do that naman na. Titignan ko kung naka explorer mode tayo, yung basic, yung easy mode or yung parang standard mode. Isa standard naman natin kahit papaano. Para fair naman yung challenge. Ano pa? Ayun, thank you everyone. Maraming salamat sa pag-tune in sa ating stream. So, ayun, till next time. Thank you. Salamat.